So what's up mga tol, mga pre, welcome back sa ating channel Spooner TV. So kung bago ka pa lang dito, pwede mo na itong subscribe, click na subscribe here and pati ang notification bell para sa lahat ng mga videos ko kasama ka. So simulan na natin mga pre. So ano ang ating pag-uusapan ng ngayon? So hindi siya masyado sa entertaining siguro, kasi ang gagawin natin vlog ngayon is tutorial vlog. Kumbaga, ituturo ko sa inyo kung paano kung makahit ng mga subscribers. Kasi alam na mga YouTuber yan na kailangan natin, kapag nagsisimula tayo ng YouTube, kailangan natin ng 1,000 subscribers, then 4,000 watch hour time. So kailangan natin yan mga tol, mga pre. So paano ba ma-hit natin yung 1,000 subscribers na yan? So isa aking sa case na yan, kasi bago pa lang ako na YouTuber, so na-celebrate ko kanina sa una kong video yung ika-100 subscribers ko ngayon. In just a week lang mga pre, nakuha natin yung 100 subscribers natin. So salamat sa inyo mga tol, mga pre, sa pagsuporta pa rin sa ating YouTube channel mga pre. So yung ginawa ko, isasabi ko sa inyo kung paano ko yan na-hit in just a week lang mga pre. May 100 subscribers ka na. So nakita ko rin to, siguro na panood nyo na rin or na narinig nyo lang sa ibang vlogger. Pero na-inspire ako sa isang vlogger na siya talaga yung nasunod ko sa lahat ng mga tinuturo niya sa vlog niya, tsaka sa mga tropa ko sa barkada ko, ng mga advice nila kung paano ba natin tumahit. So simulan natin pre. So ang una mo dapat gagawin, sabi ko, first step is your tutorial vlog. So ganito na pa rin gawa ko, isang tutorial vlog kung paano, halimbawa gagawa ka ng kung paano magluto, paano maghugas, ganun. Yung kasi yung tutorial vlog, nakakaano yan sa tao eh, nasasagot mo lahat yung tanong nila, yung kung paano sa, kasi sa YouTube kung ako bago na mag-YouTube, titingnan ako kung paano ba nito, paano ganyan yung gagawin niya, diba? So mag-search siya sa YouTube kung paano ganito, diba? So mas malaki ang chance natin na kapag ganyan ang ginawa natin sa vlog natin, yung tutorial vlog, mas makaka-hit tayo ng subscribers. Bakit? Kasi marami mag nunood ng videos natin, then parang ma-excite sila sa susunod nilang malalaman. So malaki ang posibilidad na mag-subscribe sila. Mas maganda na hindi muna tayo magba-vlog ng mga kumpaga pang-personal na ating gawain. May trip to Jerusalem. So hindi pa masyado yan mapapansin kasi hindi pa tayo kilala, parang ganun. Pero kung parang entertaining. So yun ang, para sa akin yun ang ginagawa ko, na ma-entertain mo yung tao. Doon tayo, pag na-entertain yung tao, doon tayo makakapagkuha ng mga subscribers natin mga pre. So yung ginawa ko, kumbaga, entertaining na, educational pa. Sunod, yung sunod natin na tips is, engage with the subscribers mga pre. Kumbaga, wag mong isipin yung subscribers mo na number lang. It's just a number. So sa likod ng nagsusubscribe sa atin, may tao yan. Kumbaga may feelings din sila. Huwag natin baliwalain yung mga pre, mga tol. Kasi pag nagsubscribe sila, ibig sabihin, interesado sila sa ginagawa mo. Kumbaga, mahal mo yung ginagawa mo mga pre, mga tol. So engage ka sa mga subscribers. Kung nagko-comment sila, pwede mong mag-comment ka rin sa kanila. Kasi ako, kapag may nagko-comment sa akin, siguradong ni-replyan ko talaga yan. Kasi, ano sila, malaga sila sa atin na bilang mga YouTuber. Sila yung pundasyon natin kung ba't nag-YouTube tayo. Sila yung dapat nating mahalin. Kasi tao rin sila, hindi naman sila, kumbaga, hindi lang sila, kailangan lang natin sila para kumita tayo. Hindi yung ganun pre. Dapat mahalin natin sila pre. Sunod mga pre, dapat consistent yung pag-upload natin ng video. So, kumbaga,
ano, kung pwede araw-araw, once a week, upload tayo ng video mga pre, mga tol. Kasi mapapansin din yan ni YouTube. So kung palagi tayo nag-upload ng mga videos natin, kumbaga nakikita rin ni YouTube na masipag tayo mag-upload, i-recommenda rin tayo ng YouTube. Yun ang pagkakaalam ko at sigurado yan mga pre. Na pag nakikita ni YouTube na consistent yung mga videos mo, mas malaki ang chance na i-recommend niya. At kung consistent mga pre ang videos mo, siyempre makikita ng mga iba na seryoso kasi ginagawa mo, mas malaking chance na magsusubscribe sila sa'yo. Diba mga pre, mga tol? Kasi kung halimbawa hindi ka consistent mag-YouTube, mag-upload sa YouTube, halimbawa after a month, mga ganun, parang makikita nila na hindi ka seryoso sa ginagawa mo, pre. Parang ganun lang ba? Na sasabihin nila ay hindi naman to active masyado. Parang ano lang yan, parang Facebook lang na mga may mga friends ka doon pero hindi naman active, parang ganun. So kung palagi kang active sa Facebook, may nagpo-post ka mga ganun, mapapansin kanila, di ba? So ganun rin sa YouTube channel natin mga pre. Dapat consistent yung ating pag-upload ng videos. So makikita na masipag tayo. Parang mag-curious sila kung anong gagawin natin susunod. At least magsusubscribe sila doon mga pre. Kasi alam nilang masipag tayo eh. So ganun rin ang ginawa ko. Kaya nakahit ako ng halos 100 subscriber in a week sa mga pre, mga tol. Then pwede mo siya i-share through mga accounts mga pre. Sa Facebook, Instagram. Kaya nga gumawa na ako ng Instagram. Pwede mo i-my day sa Messenger, parang ganun. Mas maganda na ma-share natin yung kasi doon pa lang makikita kasi hindi pa tayo kilala, mga sikat, hindi naman tayo artista para mapansin agad nila. So mas maganda na kumbaga papansin muna tayo, pakapal muna nung tayo ng mukha. So wala yung kaso pre kasi ganyan ako nung una. Parang nahiya ako pero sa katagalan ng panahon nagkapal ng mukha ko. So yun lang mga pre, dapat i-share natin kasi sa Facebook marami na tayong friends doon pa lang, mga relatives natin. So wag tayong mahihiya na mag-reach out sa kanila. Ano na ma-reach out? Yung family mo, yung neighbors mo, yung friends mo sa FB, yung mga barkada mo. Doon pa lang pwede nila ma-share yung mga videos mo. Doon ka pa nila makikilala dyan sa pag-YouTube mo. So, kailangan talaga yan yung mga social media accounts natin mga pre. Malaking bagay. So, kung makilala ka nila, malaking bagay na magsusubscribe sila sa'yo. At sunod na tips mga pre, tell them to subscribe. So, huwag nating kalimutan pre. Diba, yung ibang YouTuber nakikita ko, tinalaga nila sa una, sa gitna, at saka sa last. So, sa ginagawa ko, pre, mas maganda na. Sa ginagawa ko, mas maganda, pre, na sa unahan at sa last. Pero, huwag naman natin gawin yung tatlo kasi parang nakakaumay na. Pangit na tingnan. So, mas maganda na sa una pa lang, pa-remind mo siya na kung bago ka dito sa channel ko, pwede ko na mag-subscribe, hit the notification bell, parang ganun ba. Then, yung sa last, baka makalimutan rin nila. Mas maganda na, oops, huwag muna. I-subscribe mo muna yung YouTube channel ko. Parang ganun. Para at least, hindi nila makalimutan. Pati yung, yung notification bell, huwag mong kalimutan yan. Kasi, pag iyon mo yung notification bell, lahat ng videos mo makikita niya. Kaya, kung magsusubscribe kayo, kailangan yung notification bell. Mas malaki yung chance na marami siyang makikita na video sa iyo. Yun at yun lang ang mga aking natutunan nung past 1 week na ginawa ko sa lahat ng nagawa ko, nakahit ako ng 100 subscriber. So nga pre mga tol, huwag tayong mahiya. Kasi yung bilang isang YouTuber, hindi naman kasi hindi tayo sikat. Kapalan talaga 'to ng mukha.
So, bigyan ko lang kayo ng last tips, mga pre, na i-share ko lang na, siyempre, may mga bagay na hindi natin maasahan na mag-unsubscribe sila. Parang ganun. Parang ikaw rin, madidepress ka, susuko. Kasi nangyari yun sa akin yan nung siguro magpa-5 days na ang 5 or 4 days na ata yung video ko. May nag-unsubscribe na mga siguro. Mga tatlo, parang ganun. Yung feeling ko na parang nakaka... Parang madidepress ka, parang susuko ka na. So yun ito, wala naman nanonood. So pre, huwag mo yung isipin kasi natural lang naman magsimula tayo sa zero. Ako nagsimula talaga ako sa zero. Wala, sing walang wala. Pero tinibayan ko lang loob at dasal lang sa Diyos. Yun ang kinahangan natin. Kailangan natin yung pre. At yun nga, hindi natin kakalimutan yung kapal ng mukha natin yung mga pre. Bilang YouTuber, kakapal talaga yung mukha natin. Pero... yun, at least tayo napapasaya natin yung mga tao na mabibigyan natin din ng lesson. Kasi hindi to basta-basta, ganito, ganyan. Kaya sa akin, pre, yung nakikita ko yung pamilya ko na nakikita nila yung sipag ko, yung tiyaga ko. Tapos yung nakikita ko silang natatawa sila sa video ko, parang naaaliw sila, parang nakagaan sa loob. Yung pa rin yung pinangugutan ko ng lakas para... bakit mag-YouTube pa ako? Ganito. So nakikita, hindi ko man nakikita sa ibang tao, pero nakikita ako sa pamilya ko na, nakikita ko sila na nagagandaan sila sa videos ko, natatawa sila. Doon pa lang nakikita ko, napapasaya ko pamilya ko, sold na ako doon mga pre, mga tol. So wag mong kalimutan mga pre, mga tol, sa sinabi ko. Kung bago ka dito sa channel ko, i-subscribe mo na. Then click na subscribe pati yung notification bell mga pre, mga tol. So, yun lang mga pre, mga tol, kung paano natin ma-hit yun. Yung 100 subscribers in a week. Yun lang mga ginawa ko mga pre, mga tol. Huwag tayo mag-hit. So, salamat mga pre. God bless.